tayo, opening prayer, bago tayo magsimula sa ating lesson at mga activities. Sige, pray tayo. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa tuturo mo, Panginoon, Lord, lead us at ibambi, Panginoon, Lord, na ituturo niya, Panginoon, kung gaano ka kabuti, Panginoon, sa mga ginawa mo, Panginoon, sa mga disciples mo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So now I'm giving
as I have loved you. You should love each other. Yeah, you should love each other. John 13:34. Hello, kids! Kamusta kayo? One week na naman. At may panibagong lesson na naman tayo ngayong linggo. Okay, so sinong nag-enjoy sa worship song? Taas ang kamay! Okay, so ngayon, bago tayo pumunta sa lesson, may tanong muna ako sa inyong lahat. Pag sinabi ang salitang Jesus, o pag narinig nyo yung pangalan ni Jesus, ano yung mga salitang pumapasok sa isip nyo? Sige nga, isip muna tayo sandali. Maaring Panginoon, Tagapagligtas, Guro, Anak ng Diyos Ama. Diba? Yun yung mga naisip natin. Hari, pwede rin, diba? Sino dito ang nakaisip sa salitang tagapaglingkod o servant? Ngayon, alam nyo ba na maraming beses sa Bible na may mga kwento na nagpapakita na si Jesus, nung siya ay nabuhay dito sa mundo, ay naging tagapaglingkod siya, o siya ay nag-serve sa kanyang kapwa, di ba? At sa kwento natin ngayon, yun yung maririnig natin, yun yung matututunan natin. Naalala ba natin na may sinabi pa nga si Jesus na mas mabuti pa nga na maglingkod kesa paglingkuran? Grabe, no? Siya na nga yung hari, tapos siya pa yung maglilingkod. Isang halimbawa nito sa mga kwento sa Biblia ay yung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Sinong nakakaalala sa kwentong ito? Sige, yun yung tutunghayan natin sa kwento mamaya. At yung lesson natin ay pinamagatang dirty feet, na ang ibig sabihin ay maduduming mga paa. Sige nga, tignan nga natin yung mga paa natin ngayon. Sino yung may maduming paa? Okay. Alam niyo ba na, alam naman nating lahat, di ba, na yung paa ay hindi siya yung pinakamalinis na parte ng ating mga katawan. At mas lalo na dati nung panahon ni Jesus. Kasi lagi araw-araw sandals lang yung suot ng mga tao. Tapos, di ba, wala pang mga sasakyan dati. Kaya kung may pupuntahan sila, kadalasan, kung walang mga donkey, ganyan, ay naglalakad na lang sila kahit malayo pa yung lugar na pupuntahan nila. Kaya, madalas, yung mga paa nila ay madudumi talaga. Pero naalala ba natin sa kwento na hinugasan ni Jesus yung kanilang mga paa? Grabe, no? Si Jesus, yung hari, hindi ba dapat siya yung huhugasan ng paa ng mga disipulo? Pero sa kwento natin ngayon, matutunghayan natin kung bakit. Bakit ginawa yun ni Jesus? Ano yung lesson na matututunan natin dito? At tayo ngayon, di ba, COVID, nasa bahay tayo, madalas ay minsan nababore na tayo, wala na tayong magawa. Kaya di may iwasan, minsan naaway na natin yung mga kapatid natin dahil sa sobrang bored natin. At dito pinapakita na sa pamamagitan ng paglilingkod ay pwede nating tularan si Jesus. Ngayon, imbes na mag-away tayo, imbes na iba yung ginagawa natin, bakit hindi na lang natin ipakita kay mama, kay papa, kay ate, at kay kuya na pwede rin nating silang paglingkuran. Hindi lang sa paghuhugas ng paa, pero pwede rin kung gusto niyo yun gawin. Pero yung lesson na matututunan natin ngayon ay kung paano maglingkod sa ating kapwa. At hindi lang lagi yung sarili natin yung iniisip natin. At ayun, yung title ulit ng lesson natin ay Dirty Feet. At ito ay galing sa John chapter 13 verses 1 to 17. Sige, matutunghayan natin yung kwento ngayon. Hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo. Ito si Jesus, ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng buong mundo.
Habang andito siya sa mundo, nangaral siya tungkol sa pag-ibig ng Diyos Ama. Magpagaling din siya ng maraming may sakit. Kumuha rin siya ng maraming mirakulo gaya ng pagpapatahimik ng bagyo. Maging ang mga patay ay nagawa niyang buhayin. Isang araw ay may pista ang mga Hudyo na tinatawag na Passover kung saan ay sineselebrate nila ang pagligtas ng Diyos sa mga Israelita na ninuno nila mula sa pagiging alipin sa bansang Egypt. Pumunta si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa Jerusalem upang magdiwang. Ang 12 na disipulo ng mga ito ang laging kasakasama ni Jesus sa kanyang pangangaral. Noong huling gabi na kasama nila si Jesus para sa huling hapunan, tumayo si Jesus, inalis ang kanyang balabal at nagsimulang hugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. Mahal ni Jesus ang kanyang mga disipulo at alam niya na dumating na ang takdang oras na may iwan niya ang kanyang mga disipulo para bumalik sa Ama. Paglapit ni Jesus kay Peter, sinabi nito na, "Sandali lang, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking paa?" Sagot ni Jesus, "Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, pero balang araw ay mauunawaan mo rin." Muling nagsalita si Peter, "Hindi mo huhugasan ang aking mga paa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin." Dahil dito, sinabi ni Peter, "Kung gayon, pati na rin ang aking mga kamay at ulo, hindi lang ang aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Hindi na kailangan. Sapat na ang kanyang mga paa para maging malinis si Peter." Tinapos ni Jesus hugasan ang mga paa ng mga disipulo at sinabi niya sa kanila na dapat din nilang hugasan ang paa ng isa't isa. Sabi niya, "Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Paglingkuran niyo ang bawat isa at huwag niyong ituring ang inyong mga sarili na masigit kaysa sa iba. Magpapalain kayo ng Diyos Ama kung gagawin niyo ang aking mga tinuro." Hello mga kids! Nagustuhan niyo ba yung story natin ngayon? Bakit hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo? Una, ipinakita doon kung gaano ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang disipulo na dapat ang mga disipulo niya ang maghuhugas sa kanyang paa. Pangalawa, si Jesus ay isang naging magandang halimbawa na dapat natin tularan at gawin sa iba. At ang panghuli, kaya hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo ay upang maging bahagi tayo ng kanyang buhay. Bata, narako na tayo sa memory verse natin. Ang memory verse natin ay John 13:14. "Dahil ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas sa inyong mga paa, dapat gawin ito sa isa't isa." Okay, ulit. John 13:14. "Dahil ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat gawin ito sa isa't isa." Yun sa memory verse natin, di ba? Nabasa natin doon na siya ang guro. Siya yung dapat tinutularan natin. At lalong-lalo na, di ba? Siya yung maraming ginawang kabutihan at mga mirakulo, di ba? Guys, dapat yun yung tularan natin, di ba? Na dapat maghugasan din tayo sa isa't isa. Yung matulad na magtulungan din tayo sa isa't isa. Yun yung sinasabi niya doon, na kahit mang pandemya na to, dapat tayo magtulungan-tulungan at magtulungan tayo sa paglago sa Panginoon. Yun yung dapat natin tandaan. Yun yung mga bata, di ba? Hi mga bata! Enjoy nyo ba yung memory verse nyo kay Teacher Jimmer? Wow, very good! Ngayon naman, kasama ko naman kayo, gagawa tayo ng activity. Ang activity natin ay ito. Kita nyo ba? Magdodrawing tayo ng dirty feet na kasama ang memory verse na kinabisado ninyo kay Teacher Jimmer. Okay. Ngayon, ang gagawin lang natin ay mag-ready tayo ng isang bond paper, ball pen, or pwede namang lapis. Wala lang kasi si Teacher Maiden ball pen, kaya ball pen ang ginamit. Okay. Tapos, iba't ibang crayons, kahit anong kulay ng crayons na meron kayo.
Okay? Okay, first step, ang gagawin natin ay magdodrawing tayo ng feet, paa. Ang gagawin natin, susukatin natin yung sarili nating mga paa. Okay. Natin ha. Okay. Meron na akong left. Okay. Next naman ay yung right. Yan. Mayroon na ba kayong left and right ng paa ninyo? Feet ninyo? One. Ito. Tapos si Teacher Milen. Kung tapos na kayo, pwede kayo magpatulong kay mami at daddy kapag hindi nyo kaya ha? O kaya kay ate at kay kuya. Okay. Ngayon, ang next natin gagawin ay susulatin natin yung ating memory verse. Diba? Nakabisado nyo na yung kay Teacher Jimmer. Okay, ngayon, ang gagawin natin ay susulat na natin. Ano nga yung memory verse natin? Diba? 1:13:14. Okay, ang sulat na natin. Pareho ninyo susulat ha. Sa left and right, susulat ninyo yung memory verse. Tagalog yun. Okay, tapos na si Teacher Maylen sa left. Ngayon, sa right naman. Kayo din ha. Left and right ninyo lalagay. Yan, tapos na si Teacher Maylen sa left and right memory verse. Okay, sabihin nga natin yung memory verse 1:13:14. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. 1:13:14. Sigurado makakabisado nyo ito palagi kasi nilagay natin siya dito sa drawing natin. Okay, ngayon, para maging dirty fit na siya, gawan natin siya ng iba't ibang design. Diba? Sinabi ko sa inyo na kailangan ninyo ng crayons.
Yan, kailangan gawin yung crayons, gamitin ninyo sa paglagay ng dirty, ng mga dirty, ganyan. Okay, kahit saan lang pwede nyo gawin, pwede nyo ilagay yung crayons, yung masabi lang na dirty. Okay, yan, kahit saan dito, okay. Kayo bahala kung saan nyo ilalagay para lang masabing dirty yung paa. Okay. Yan. Yan. Dirty. Dirty fit na siya. Yan. Madali lang, di ba? Okay. Nagawa na natin. Okay. Enjoy nyo ba yung ating activity? Simple lang, pero nakakatuwa. Okay. Okay. Saling. Thank you. Bye-bye. Tatapos na. At closing prayer. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa tinuro mo, Panginoon, na pagsunod, Panginoon, sa namin, Panginoon, mabuting servant mo, Panginoon. Lord, walain mo po, Panginoon, ang mga buhay, Panginoon, Lord, na maging mamuhay kami, Panginoon, ayon sa nais mo, Panginoon, ayon sa kagustuhan mo, Panginoon. Mabuhay kami na mabuti sa isa't isa, Panginoon. And salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.